Panginoong butihin, ikalay mga awitin sa pinahandog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may nalang. Tanay inakoni at hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa pinahandog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita ang dedication of the Basilica of Santa Maria Maggiore sa Roma. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko, sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10th araw ng 7th buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 10th taon. Ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing naipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo. Sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. At magbibili naman ayon sa dami ng taon na pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya.
Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ang lahat ang iyong kalooban at ng pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng poon, Diyos namin, ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Mapalad ang inusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid ang magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak na ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Nung bata pa po ako, nung kami lumalaki ng mga kapatid ko, tinuruan po kami ng aming mga magulang na magpaalam bago umalis ng bahay. Magpaalam, humalik at magmano. Ganon din naman kapag nakabalik na. Pagbalik namin mula sa aming kinaroroonan, magpaalam na naandun na kami. Humalik at magmano. Ganon din siguro ang tinuro ng magulang ni Pope Francis sa kanya. Kasi hanggang ngayon, dala-dala ni Pope Francis ang ugaling ito. Kapag may mga travels siya, lalo na sa ibang bansa, pupunta muna siya sa simbahan ng Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma. Doon, mananalangin. Ganon din pagbalik niya mula sa kanyang paroroonan, ano? Pagbalik niya, galing airport, dumidiretso siya sa Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma at nagdadasal at nag-aalay ng puting rosas sa mahal na ina. Ganon din tayo, sana maging mapatuloy din natin yung tradisyon na ganon. Hindi nangangahulugan na kailangan pumunta tayo ng simbahan. Ang importante, makapagdasal tayo. So sa umaga pa lang, pagmulat ng ating mga mata, tayo'y magpaalam sa Diyos. Maraming salamat po na ibukas ko ang aking mata. Maraming salamat po, ako'y buhay pa at gising pa. No? At naway bayayaan niyo po ako sa araw na ito para makayanan ko yung aking mga hinaharap na problema sa buhay. No? At ganun din, bago matulog, magdasal din tayo. Ipinapaalam din natin, nandito pa po kami. Salamat at naiadya tayo ng Diyos sa lahat ng kasamaan at sa lahat ng kapahamakan. So, ganun po, pwedeng parehas lang po yung idadasal natin sa umaga at sa gabi. No? Magpaalam tayo, humingi ng biyaya at magpasalamat. Ganun din sa gabi, pagtakip silim, ipapaalam natin na sa awa ng Diyos, tayo'y na-survive natin ang araw na ito. Buhay pa tayo at ngayon makakapahinga tayo. Maganda pong kaugalian ito. Ngayon, masusubaybay natin si Pope Francis na sa World Youth Day sa Lisbon, Portugal. Asahan po ninyo na pagdating niya ng Roma, pagbaba ng eroplano, didiretso muna sila sa Basilica ng Santa Maria Maggiore na ating sineselebrate ngayong araw na ito. Naway, tulungan tayo at patnubayan ng Diyos. Gabayan tayo at huwag tayong pabayaan sa ating tinatahak. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga pananalangin. Ang ating pong itutugon, makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan
at labanan ang patago at pailalim na impluensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Sandali tayong manahimik upang ating ipanalangin ang mga intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga minumungkahi. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo ang lahat. Itungalak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawat, dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinaparangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lakas loob nating dasalin ang itinurong dasal sa atin ni Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus na anak ng Diyos, anak ni Maria. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all the you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et fidete quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat in eo. Glorify the Lord with me.
Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me, and delivered me from all my fears. Gustate et videte, quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, pinipintuho kanamin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.